Hi guys! For this episode, itutour ko kayo sa bahay namin dito sa Siquijor. Actually, meron kami dalawang bahay dito sa Siquijor. So let's start with house number 1. Ito yung entrance ng bahay. Yung outdoor garden namin. Tsaka fish pond. Welcome to our indoor garden. Maraming nagpapapicture dito. Ito yung guest room namin. It can accommodate 8 to 12 persons. May electric fan siya, tsaka may aircon. If you subscribe to my channel, sagot ko yung lodging nyo dito sa Siquijor once pwede na mag-travel dito. Subscribe na! Nagpaparente namin ang motor para sa mga nagtutour dito sa Siquijor. Ang pangalan ng motorcycle for rent business namin ay DSR Motorcycle for Rent. Once you subscribe to my channel, libre din kayo ng one day motorcycle for rent once pwede na mag-travel dito sa Siquijor. So subscribe na! Welcome to our house number 2. Known as the mystic island of Central Visayas, Siquijor is the southernmost island in the Visayan Island Group. It is about 30 kilometers southeast of Negros Island and about 50 kilometers from the closest point of northwestern Mindanao. It is composed of 6 municipalities, namely Enrique Villanueva, Larena, Lazie, Maria, San Juan, and Siquijor. During the Spanish time, the island was called Isla del Fuego or Island of Fire. The reason for this is that Spaniards who were exploring the Visayas area at the time noticed that the island is covered with twinkling lights during night time. The island is a serene place ideal for those who want to get away from the hustle and bustle of city living. It is a haven for hikers, bikers, and nature lovers. White sandy beaches cover the 102 kilometers of shoreline surrounding the island, wild mangroves and marine sanctuaries dot the island, providing a safe haven for its pristine marine life. Hi guys! For this episode, itutour ko kayo sa bahay namin dito sa Siquijor. Actually, meron kami dalawang bahay dito sa Siquijor. So let's start with house number 1. Ito yung sa labas ng bahay. Ito yung gate namin. Garage namin. Mga tools. Dati, tindahan ito noon. Pero nung nagturo na ulit si mama, nung grade 5 ako, wala na nagbabantay, wala na nag-manage. So ginawa na lang na garahe namin. Meron kami dalawang sasakyan. Ito yung una, Honda Civic na automatic. Ito yung pangalawang sasakyan namin, Toyota Wigo na manual.
nagpaparente namin ng motor para sa mga nagtutour dito sa Sikihor. Ang pangalan ng motorcycle for rent business namin ay DSR Motorcycle for Rent. Once you subscribe to my channel, libre din kayo ng one day motorcycle for rent once pwede na mag-travel dito sa Sikihor. So subscribe na! And this is our house number 1. Andito yung outdoor garden namin at fish pond. Actually, may extension pa tong outdoor garden namin sa likod ng kusina. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ito yung sala ng bahay. Nakakabit ng kortina si mama ngayon. Marami kami mga sofa para sa mga bisita. Yung iba nga gusto nilang dito na rin matulog. Ito yung dining area. Tapos yung kusina. At sa likod ng kusina is yung extension ng outdoor garden. Kung mahilig ka sa halaman, magugustuhan mo dito sa bahay kasi marami kang makikitang halaman dito. Marami kasi kaming gardens. May outdoor garden sa harap ng bahay. Tapos may indoor garden, then may extension pa ng outdoor garden sa likod ng kusina. Tara, pasok tayo ulit. Ito ulit yung sala. Ito yung collection ni mama ng mga sapatos tsaka bags. Then we have two comfort rooms. Ito yung unang CR. Mas malaki ito kasi may shower. Ito yung pangalawang CR, mas maliit siya kasi walang shower. Welcome to our indoor garden. Maraming pumupunta dito sa bahay na gustong magpa-picture dito.
Ito yung hagdan papuntang second floor. Tara, akyat tayo. So, ito yung second floor. May work table, salamin, and may apat kaming kwarto dito. Ito yung unang kwarto pero walang gumagamit nito ngayon kasi lahat kami natutulog doon sa guest room. So, yung mga damit namin dito nakalagay. Then, sa bintana na to, makikita mo yung outdoor garden tsaka yung fish pond. Andito pa yung 20-year-old computer namin na syempre di na gumagana. Memorabilia na lang. Punta tayo sa pangalawang kwarto. Walang kwarto is yung workroom ni Mama. Dito nakalagay yung printer, mga documents. And then, ang room naman na isa. Ang room na to is stock room. Yun, may mga face shield, mga gamit na hindi na natinatago na lang. And this is our guest room. Pwede ang 8 to 10 persons dito. Actually, hanggang 12 persons. Malapad kasi yung bed. So, sa kwarto na to, may aircon. And dito na rin natutulog si na Mama. Kaya wala nang gumagamit nung first room. Pero kung marami talaga kaming bisita, yung first room na pinakita ko, pwedeng-pwede naman yung gamitin. If you subscribe to my channel, sagot ko yung lodging nyo dito sa Sikihor once pwede na mag-travel dito. Subscribe na! Welcome to our second house! Once andito na si Marivic, yung asawa ko, dito kami titira. Andun pa siya sa Iloilo as of now kasi mahirap mag-travel. Marami pang dapat ayusin sa bahay kasi ipaparenovate pa naman to kasi maliit lang yung space sa loob ng bahay. Pero ang kagandahan nito is malawak yung lawn area niya. So, pwedeng-pwede pang i-extend yung bahay. Tapos yung lawn area niya, pwede kang mag-gardening. Marami kang pwedeng gawin. Marami kang pwedeng mailagay. So, ito yung sala niya. Gaya ng sinabi ko, maliit lang yung space ng bahay. Pero actually, okay lang naman. Kasi dalawa lang rin naman kami. But later on, ipapa-renovate namin to, ipapa-extend namin. Ito yung area na plan namin ipa-extend para maging mas malapad yung sala. So mostly light materials na yung ginamit dito para madali siyang ma-renovate. Ito yung unang kwarto. Actually, wala pang gamit dito sa kwarto na to. Pero malapad yung space niya. Pwedeng-pwedeng lagyan ng attic.
Or pwede rin i-extend yung part na to para gawing bed. So yung bed nasa taas. And then dito sa baba pwedeng lagyan ng sofa para maging lounge area. Gaya ng style na to. Ito yung CR. Maliit lang space niya kasi dalawa rin lang naman kami ni Marivic ang titira dito. Pero later on, ipapa-extend din namin to. Then, ipapa-tiles din namin at lagyan ng shower para mas maganda siyang tingnan. Ito yung kusina. Kailangan lang talagang linisan to kasi matagal nang walang gumagamit. Pero may tubig din naman dito. May gripo na. And gumagana din yung tubig. So, linis na talaga kailangan. Tapos, yung pintuan na to, papayas din namin. Isa pang kwarto, temporarily dito ako natutulog kasi mag-isa lang naman ako for now. May lumang electric fan dito. Pero gumagana pa rin naman, so ginagamit ko pa. So, dito sa labas, makakapaghabulan yung tatlong aso namin kasi malapad yung area. Dito sa gilid may space pa, pwedeng-pwede pa tong i-extend. Pwede pang gawa ng second floor kasi malapad ang area. Sa labas ng bahay, marami mga puno. Ang ganda mag-bike dito kasi may mga palusong tsaka paangat na parts. Malamig ang simoy ng hangin paggabi dito kasi maraming puno. So, pabalik na ako sa house number 1. Kumbento, dito ako galing kanina, magpagupit ako dito. Saka ito yung simbahan. Pabalik ako sa house number 1. Ito yung simbahan. Close pa siya. Konting ayos na lang at pintura ang kailangan dito sa labas ng bagong simbahan. Ito yung lumang simbahan. Ito yung high school sa barangay namin, Campalanas National High School. Ito yung sa loob ng simbahan, ganito yung itsura niya. Doon naman yung daanan papunta ng Enchanted Balete Tree, isa sa mga tourist attractions dito sa Siquijor. Walking distance lang yung papunta ng Enchanted Balete Tree. Mga less than 5 minutes siguro kung lalakarin mo galit ng bahay. Malapit lang talaga. Ito yung daan papunta ng house number 2. Dederechohin mo lang to. Yun, dun.
doon sa mga batang naglalaro. Malapit doon yung house number 2. Malapit na tayo makabalik sa house number 1. Malapit na yung gate namin. Nandito na tayo sa labas ng house number 1. Nakabalik na tayo.